yung ibinenta na sports car, ang Stingray C7 ni Daniel Padilla. Ba ang sabi nung nagbebenta noon yung ahente, magkasosyo sila ni Catherine Bernardo doon sa kotse. Yes, hindi totoo yan. Kay Catherine lang pala ang perang yun. Sino ang ating driver sa biyaheng ito, Romel? Ay, syempre, isang magaling na aktor, John Lloyd Cruz. Sino naman ang magiging ano mo, konduktor? Syempre, si Baron Geisler. What? Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming mga kachika? Sa lahat po ng mga SNNers dito sa ating bayan, kami po ang mas magpapainit pa ng ating klima. At sa mga lugar naman, sa iba't ibang dako ng buong mundo, na babad sa snow, kami po ang inyong heater. Napakasarap po sa pakiramdam ng inyong mga sinasabi, pampalimot, pansamantala sa problema. Di ba naman, Romel Chika? Tama, handa na ba kayong sumambot ng mga bagong balita? Gusto ko yung sumambot. At ano naman kaya masasabi ni Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot? Siyempre, hindi nakakaumay ang mga showbiz intriga at ang mga opinion. Dito lang yan sa loob ng showbiz industry. Magdalawang isip pa siya. Kung showbiz lang dyan o showbiz totoo, industry. Totoo, Minto eh, Pumreno. Break si Linya Dornero. Ay nako, totoo naman po yan mga kachika. Dito po, may bago na naman kayong malalaman. Pinakahuling kwento na akala po natin ay tapos na. Dito lang po sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Na po namin kayo bibitinin kasi alam po namin na Gina kayo. Ay, na malaman ano ba yung latest na yon. Ano ba yan? Crazy for me! Ikaw ang dapat magmaneho ng kwento na yan. Yan. Unahin muna natin yung sinasabi raw ni Catherine Bernardo ngayon sa kanyang mga kaibigan. Siguro kay nakainom o hindi, yung punto ng realisasyon ngayon pumapasok sa kanyang isip at puso yan, di ba? Mm. 12 taon nga naman, di ba? Hindi naman nakakapagtaka nanay kasi diba alam mo naman pag nasa sitwasyon ka, wala kang nakikita. Totoo. Hindi mo nakikita ang kulay. Ulag pipibingi ako pipibing. At sabi nga po, isa lang daw po nagpapatanga sa pinakamatatalinong tao sa buong mundo, pag-ibig lang. Aray! Diba? Aray! Nagpakatanga ka na ba sa pag-ibig? Ay, parang minsan. Ikaw. Maraming beses na rin ako. Join the club! Okay, yan po, totoo naman po yan mga kachika na kung kailan wala na saka po pumapasok sa atin yung realisasyon na, oo nga ano, bakit kaya ako tumagal ng ganong kahaba-habang panahon, diba? At yan po yung tinutukoy natin, pero hindi pa po ito yung ano, yung chikang pinakamatindi. Yung ngayon natin nalalaman na ang tao talaga kapag umiibig ano. Ay, oo. Lahat ng magaganda ang andito sa puso natin at sa utak natin, pinagtatakpan pa nga natin. Oh, yun na nga. Diba? Pero ito na, sa kanya na mismo nanggagaling ang lahat-lahat na naging bulag-bulagan siya. Bulag-bulagan siya. Bulag, pipi at bingi. At saka, pero, di ba may kasabihan pa nga na, ano ba yun, yung anhin ko yung apat na bundok, leon at tigre ang aking kaaway. Sasagupain. Sasagupain kong leon at tigre. Bakuha ko lamang ang iyong pagmamahal. Di ba? May kasabihan talaga. Ganun yun. At saka totoo po yan na, kapag ka tayo ay umiibig, para tayong kabayong may tapaobay. Hindi natin nakikita ang ating kapaligiran. Bulag at bingi po tayo sa payo ng ibang tao. Totoo. Walang mananalong outside forces basta tayo po ay nagmamahal. At yung pagsisisi ni Catherine na sinasabi ngayon, hindi naman siguro yung bakit ba ako na in love sa lalaking yan? Bakit ba ako nagpakatanga? Hindi naman siguro. Wala naman siya. Nito na lang lumabas yun nung malaman niya yung mga pagkukulang. Yes. Diba? Na, ang dami-dami pala. Oo, ang akala niya, isa lang ang kasalo niya. Nung pala, ang dami pala nila nagsalo sa pinggan. Diba? At heto na po, yung sinasabi natin sa opening pa lang ng SNN. Ito po ang latest. Alam po natin yung kwento nung ibinenta na sports car, ang Stingray C7 ni Daniel Padilla. Diba? Diba ang sabi nung nagbebenta noon yung ahente, magkasosyo sila ni Catherine Bernardo doon sa kotse. Yes, yes. Mali pala ang kwento na kumalat. Happy daw sila doon. Sabi. Yung na umuubong na balik ta hati. Pero ano daw ba? Plastic-plastic na.
ang plastic mo. Dapat ikaw magtawid niyan. Go. Okay. Hindi. Uulitin ko lang. Go. Naku, eto na nga. Di ba? Ang buong alam ng ng sambayanan ay hati sila doon. Eto na. Hindi pala. Isang source na hindi nanununog at nangungurgente. At napakalapit lang sa kanilang mga abot kamay. Kaya sinabi, hindi totoo yan. Kay Catherine lang pala ang perang yun. Uy! Yung binili yung... Kung magkanong binili, kasi ang 6.3, ano na yan eh, second hand, oh, second hand. Na presyo. Oh. So, yung pinakamahal na presyo na pwede natin banggitin nung bilhin yun, at binili pala yun sa vlogger. Yes, oh. Nanay! Hindi pala brand new yun. Second hand din palang binili yun ni Catherine para kay Daniel. Bakit siya ang nagbayad? Eh, syempre, pag-ibig. Gustong-gusto daw kasi ni Daniel yung Sting Racy 7. Totoo ka. Pero wala siyang nakahanda na pambili. Mm. So, ang nag-abono, kumbaga, nag-abono si Catherine Bernardo. Ay! Yun. Oh, at neto nga pong ibinebenta na, ibinabalik yata ni Daniel yung kotse. Ano ang sabi ni Catherine? Ang sabi, wag kotse. Aanhin ko ang kotse. Hindi ko magagamit hindi yan. Hindi ko magagamit. Pera ang ibalik mo sa akin, kaya ibinibenta. Kaya ibinenta. Pera ang sinabi ni Katrina, anin ko yung sasakyan, di ko naman magagamit yan. Mm-hmm. Yung perang ginugol ko dyan at ipinang-abono ko, yun ang ibalik mo sa akin. So binayaran nga si Catherine. Naku, ngayon lang po natin nalaman ito, mga kachika. Ang buong akala po natin at ng buong mundo ng showbiz at labas na rin ng showbiz ay magkasosyo sila, hati sila dun sa Stingray C7. Ito yung maliwanagan, diba? Nagulat din ako. Ako nga naniwala ako na 50-50 sila eh. Mm-hmm. Nung binili yung sasakyan na yun eh. Iniisip ko naman, oo nga, bakit 50-50? Sino ba ang gagamit niyan? Oo, ilalaki. Aangkas lang naman si Catherine. Oo eh, girlfriend mo naman ako, dapat mo lang ako isakay. Dapat lang ako nakaupo sa harapan. True, baby, I love dahil you. Dahil pag hinati natin sa sakya na yan, akin talaga'y kanan. Ay, naman! Diba? So, ayan po, malinaw po ito at ito'y paninindigan namin po ito. Lalo na ni Ronald Chica. Dahil ito po ay first hand na ano to eh. Na information. Mula mismo doon sa loob ito. Kaya pala kailangan talaga pera ang ibalik. Kasi siya naman pala ang bumili. At habang sila ay magkarelasyon, hindi niya sinisingil, ano? Yeah. Ang tagal, ha? Diba? 11 years, 2015 pa yun, ha? Nung bilhin. Sinabi mo ba? Eh, nag-break sila November 30 ng pahayag. Ilang taon pagkatapos yun. Eh, ganun yata talaga, no? Pagka nagkawalaan na at wala na talaga yung respeto at pagmamahal, magbabawian na. Ay, ganun na. Pala talaga yun? Magbabawian mo? Ikaw wala ka namang babawin, I'm sure. Ay, wala. Oo. Naniniwala naman kami ni Romel, pati sila. Na nung makipaghiwalay ka doon sa sabi mo ay nagpakatanga ka, wala ka namang babawiin. Ay, wala. Talagang wala akong babawiin. Wala naman akong binigay eh. Ano binigay niya sa'yo? Ano binigay niya sa'yo? Ano? Kung ibinigay sa'yo yung sakit ng ulo. Ay, oh, nagmahal ka. Oo, oh, ayun na nga eh. Lumigaya ka. Yes, of course. Oh, yes, of course. Talaga naman. Talaga. Go na go talaga siya. Naaalala mo pa ba siya hanggang ngayon? Oo naman. Alam mo, ito pa nga. Naku, may dagdag na. Ito na nga. Ito nga. Hindi, nagpabili siya sa akin ng bag. Oo. Oh. Yung siyempre, gusto niya yung may pangalan na signature. Branded. Oo, gano'n. Ito na. Yes, siyempre, pag bumunta ka sa mall, mahal. Bumili ako. Nakita ako dun sa Devis, sa Divisoria. Divisoria. Pariyong-pariyo ang style at ang tatak, ganun din. Eh, Donald, siyempre, binili ko. O sabi ko, ayan na yung gusto mo, ito na. Ginamit niya ng tatlong araw. Hindi binalik sa'yo? Hindi! Natatanggal, unti-unti yun. Kasi peking duck. Class A. Dapat inamin mo bigla. Oo, inamin mo. Nabinili sabi mo ko, lang sa DV. Hindi yan. Sabi ko kasi huwag mong gamitin yan. Naano talaga sa pawis yan. Hoy! Ang ganyan. Ang mga branded kahit ibabad mo pa sa planggana ng maghapon, hindi mo wawala yung tatak. Kasi original yun. True. Ay, ikaw naman pala. Faking duck naman yung binigay mo. Diba? I'm sure kay Daniela at saka kay Catherine, totoo-totoo naman na nagmahalan sila, nagkapalitan sila ng pagmamahal. Kaya lang totoo po yun eh. Kapag katapos na at nawalan na ng tiwala ang babae sa lalaki, doon na papasok yung mga pagbabaliktanaw. Doon sa, ganito, ganyan. Dapat ibalik mo sa akin yun. Pero hindi naman Indian giver si Catherine. Yun lang.
lang naman ang alam natin eh, no? Baka meron pa, hindi rin pa natin alam. Eh, hindi nga ba, at ang kwento, 20M pa yung utang ni Carla Estrada sa Bernardo. Sa mga Bernardo. Yan ang lumalabas talaga sa social media. Ang laki, ha? Ang laki-laki. Ay, nabenta na ba yung bahay? Hindi pa rin naman. Wala pa. So, paano? Kailan kaya sila lipat doon? Yun ang tanong. Nakakalipat ba? At saka, ang kwento naman ng isang source ko, hindi pa raw nabibili yung bahay sa South. Yung ay? Sinasabi ni Direk Daryl Yap, nagbigay lang daw si Carla ng earnest money. Ah. Kapag sinabi pong earnest money, para bang, ito po muna ang 100,000. Itabi niyo po muna deposit. Yung property. Hindi, deposit. Parang, ako ang unang, bibigyan niyo ng pagkakataong makabili. Okay. Para ire-reserve. Para reservation. Yun, reservation fee. Mm-hmm. Diba? Yeah, ganun. Palagay mo, mababayaran na ni Carla. Yung utang niya kay Mami Min? Hindi. Kay Ali, Anjet, kay Direk Tom, yung utang niya. Sa akin, meron na. Ay, palagay ko, hindi niya mababayaran. Matatagalan. Mababayaran niya siguro, pero matagal nga yun. Tama. Matatagalan. Pero, bagong issue po itong coaching to, ha? Oo. Na ang buong akala natin talaga, eh, sharing. Oo. Kumbaga sa pagkain, for sharing. Mm-hmm. Nung pala, ang namuhunan lang talaga ay si Catherine Bernardo. At malinaw yan, ha? Oo. Sa vlogger na kaibigan niya binili yan. Platius! Yaan ang magsalita sabi ng ating sana ano. Yung vlogger. Siyempre, parang... Hindi magsasayay tayo kasi na alam mo. Malay natin, di ba? Ngayon nalaman natin. Ngayong panahong ito, si Daniel Padilla, lalo na si Catherine Bernardo, ay isang bangka na napakasarap sakyan. Sasakyan ka ba? Sa lahat ng gusto mo. Gusto ko ng kotse. Ay, bibilhan kita. Gusto ko ng chuchu. Sige, pagbibigyan kita. di ba? Ano naman ang kanta na ihahandog mo kay Catherine at kay Daniel? Andiyan na yung pagsisisi. Andiyan na yung sikreto tungkol sa kotse na ito, itong sports car. Anong kanta naman to? Ay, di kakantahan ko siya. Nababagay sa kanila. Yung... Too much love will kill you. Sige, ituloy mo. Ituloy mo. Taas mo pa. Too much love will kill you. And the sasak pet for you. And the sasak pet for you. Itaas mo. Too much love will kill you. If you can't make up your mind. Torn between the lovers. Torn between the lovers. And the feeling like a fool. Itaas mo to. You're headed for disaster. Cause you never read the sign. Too much love will kill you every time. Okay na yan. Maraming salamat. Si Barikotot talaga. Namumuhuna, no? Yung mga ugat niya sa leeg. Ang galing grabe. Mo. Totoo naman yan, ano? Lahat ng sobra ay nakasasama. Correct. Ang pinakamaganda, yung tama lang. Diba? Pag di ka raw nag-isip, too much love will kill you. Totoo yan. Diba naman? Okay na ko. Eto na po ang pinakahihintay nyo, mga kachika. Romel! Ano ba? Tara na! Sakay na! Now na! Eto na po, parang nakikinita na natin ang ating mga kapwa SNNers na talaga nakabantay, tinututukan. Uunahin na po muna namin ang nagkampyon nung nakarang episode ng ating tarana. Of course, hindi pakakawala ng taga-Qatar na si Iram Lia ang kanyang trono. Lalo naman si Wating-Wating ng London. Ipamamahagi ba niya yan? Hindi niya pamimigay yan. At ang mga kinatawaan ng ating bayan, hindi rin papayag na maagaw ang corona. Lara May Abrigo M! Pangalawa mo na to, Boise! Boy, congratulations sa inyo. Yung effort po, mga kachika, yun po yung pinahahalagahan natin. Talagang tumututok sila, balik-balik, di ba? Talagang tinututukan. Nire-rewind. Alam na mai-forward. Gusto mo mai-forward nila? Di ba? Okay, sino ang ating driver sa biyaheng ito, Romel? Ay, syempre, isang magaling na aktor, John Lloyd Cruz. Aba,
Sino naman ang magiging ano mo, conductor, kung John Lloyd ang driver? Ay, isa rin itong magaling na aktor at kontrabida. Siyempre. Si Baron Geisler. Wow! Wow. Iniisip siguro nila, ano ang something in common ng dalawang ito? What? Tito Manny Garcia, makukurta na naman ang mga utak ninyo. Okay, heto na. Ang unang-una nating isasakay. Ikaw muna, anak. Ay, naku, eto na siya. Isang sikat na artistang lalaki. Controversial. Kasi ano to eh, talagang panalo siya ngayong panahon na to. Okay, ikaw, sino ang susunod mong pasahero? Pumapara siya. Ay, isasakay ko ang isang magandang artista din. Magandang actress. Oh, magandang actress ito. Hindi na kabataan yan? Oh, ay, naku, pag lalo siya din nung kabataan niya maganda, pag lalo yung parang... Lalong gumaganda siya, may asim pa rin siya hanggang ngayon. May asim! Manggang hilaw ito! Okay, ang susunod ko naman pong isasakay, para ng para, kailangan nating hintuan. Isang napakagaling na aktor, hindi mo kukwestiyonin ang husay sa pag-arte. Diba? Yung sa'yo, yung susunod mo. Isang napakagaling na aktres. At ang ganda-ganda niya. Totoo. Walang mali sa mukha. Ay, sinabi mo pa. Oo. Ang galing-galing nito. Yan. So, ikaw naman. Ay, pagka meron kayo sinakay na maganda, ito mas maganda din sa young actress. Oo. Oh. Young pa ba? O pwede na. Pwede ano? Na. Middle maganda of the road? Correct. Oh. Ayan, maganda siya. Maganda. Galing maganda sa pamilya ng mga artista. Naku, pag sinabi magaganda, sila kaagad ang tinuturo ng mga Hi! Tao. Oh, nagpapakatotoo ko ba? Sinasabi mo lahat sila? Hindi, parang may hams. May isa daw na natira. Ganun ba? Oh, yun. May hams. Oh, ito namang isusunod ko na isasakay. Hindi pwede itong hindi isakay. Magagalit siya. Napakagaling na aktres. May sariling titulo. Isakay niyo ako, no? Ayun na. Babalik tayo, isang clue na hindi pa ito yung talagang matinding clue. Okay, yung unang isinakay mo. Yung unang isinakay ko ay talagang, ano ba ang sasabihin ko na dito? Kasi alam nyo na to. Araw-araw siyang nasa dyaryo ngayon, nasa social media. Hindi siya tinatantanan. Hindi siya tinatantanan. Sa episode ngang ito, bida rin siya. Di ba? Okay. Yung sa iyo naman. Ay, yung isinakay ko, nako, itong ang artistang ito, napakaganda talaga nito, ang yung actress na ito. Pero, sumikat siya sa isang commercial. Okay, yung aking isinakay at pinarahan, ito, matindi to. Pag-ibig ito ng LGBTQ community at ng mga kababaihan. Napakagaling naman kasing umarte at gwapo. Ay, in penis diba? Talaga. Lalaking lalaki. Sinabi ito mo yung pa? Hindi mo pagdududahan eh, no? I never! Ayan. Okay, yung susunod mo. Itong magaling na actress na to ay talagang may karelasyon siyang isang action star. Maganda siya. Maganda. Nagbibida sa mga teleserye. Yes, katatapos lang. Ay, yung sa'yo naman, Ay, ito yung young actress na ito. Talagang maganda siya at marami nagkakagusto sa kanya ng mga young actor din. Pero sa ngayon, mayroon siyang isang talagang doon lang siya nakapokus sa isang actor. Okay. Yung sa akin naman, naku, hindi ko na po kailangan pa magbigay ng clue. Ay. Basta, kuha nyo na po yan. Basta mamaya, panining-ningin natin ang kanyang bato. Eto na po, kunin na ang mga ballpen at papel. Kung hindi maintindihan sa pinakadulo, i-rewind para makuha nyo matumbok kung sino talaga itong mga blind items na ito. Una, matindihan na to. Ay, ikaw muna. Kaya pala nagulang na. Eto yung kahihiwalay lang, nanggaling sa abroad. Ay, ano pa? Pipirma ng bagong kontrata. Ay, nako. Ayan, sigurado, alam na nilang lahat yan. Yung ikalawa. Ay, yung sa akin yung isinakay ko, naging controversial ito eh. Dahil? Kasi sabi daw nagkakahiwalay sila. Ng kanyang... relasyon. Kanyang asawa, di ba? May pumutok talaga ito na, ay, magkahiwalay na ba? Sa ganda niya yung hiniwalayan siya ng kanyang karelasyon, di ba? Tumira ba ito sa Wonderland? Ay, oo naman. Ay, kaya maganda siya. Ito naman, itong aking pinasakay na ito. Wow, napaka-igsipo ng kanyang pangalan. Extremist ito, ibang klase. Ay. Meron kasi siyang pinagkaubalahan na imbitasyon na hindi nakaganda sa
kanyang karera at buhay. Ay, ang kanyang apelyido, one of those. Ang buong Pilipinas puno ng ganito kakolokyal na apelyido. Ay. Pero guwapo, magaling na aktor, sobrang galing. Okay, sa'yo. Itong magaling na aktor sa to ay may karelasyon, di ba? Action star. Na dating asawa ng mainit na mainit na binabash ngayon. Ay! Controversial na actress. Yes! Oh. Dahil sa kanyang... Taga saan ba tong actress na to? Taga Santa Maria, Bulacan? Platchus na may takong. Platchus tapos may takong. O, yung sa'yo naman. Ay, itong sinasabi natin actress na ito. Ano ito eh? Masyadong ano ito eh, yung ibig sabihin mataas ang ere nito. Ay! Eh, bakit mo naman mataas ang ere? Ay, kasi diba, hindi niya pinapansin ang ano ba tawag? Kasamahan niya. Kasamahan niya. At, lalo na, diba, hindi niya rin pinapansin ang kasamaan, yung ano niya sa buhay. Ano? Yung kanyang, ay, may, ano? Meron siyang dinededma. Ako naman, itong nasa dulo, bago namin i-explain bakit driver si John Lloyd at konduktor si Baron. Ito, mabait to eh. Kaya sobra. Lang may temperamento ito na kanyang-kanya lang talaga. Walang makaaagaw ng kanyang ugali. Pag diretso, diretso. Pag ayaw kanya, ayaw kanya. Ay! Taray talaga. Diba? Ayun na yun. Bakit po si John Lloyd Cruz? Di ba ang kwento, kapag ka nasa set daw si John Lloyd Cruz, may sariling mundo. Di ba? Kumbaga, pag dumating, naka-shades, hindi mo na siya babati kahit kanino. Tapos, syempre, tatanong niya kung saan ang kanyang... Dressing room o tent niya. Ganon. O si Baron naman. Ay, ito si Baron. Ako, numero uno dito, pagka dumating siya doon sa set na to, kasi meron sa pinagkaabalahan na iba eh. Oo. Pero ito siya... Mamam lang siya ng mamam? Oo, hindi. Pero ito siya, palabate naman siya pagka yung nasa tamang... Wisyo siya. Pero, naku, ito na. Pag nasa wisyo na siya, wala siyang pakialam sa lahat na kung sino man ang dumarating dyan. Pero nagbago na siya, di ba? Ay, oo, internet. Napakaganda. Nagbago na siya. Binigyan na niya ng papapahalaga yung kanyang karera talaga. At yung mga taong nagtitiwala sa kanya. Okay, heto naman po, sigurado. Nasundan niyo po ba? Nasundan niyo po ba yung mga clue namin? O gusto niyo isang ikot pa? Ay, oo. Taas ang kamay kung may gusto pa. Ay, oo, I'm sure. Ang mga OFW, isang ikot pa, yung matindihan na talaga. Huwag na natin silang pahirapan. Nginig na nga sa snow. Simulan na natin. Okay, go. Nagbenta ng kotse. Ay, oo. O, yun sa'yo. I can feel it. Di ba? Eh, ito. Naku, parang mahirap. Isang biglaan, diba? Mahirap. In love sa isang singer. Diba? Magaling umarte. Lalaking lalaki. Kahawig ni John Estrada. Diba? Kahawig. Go. Ay, naku, ito. Mahirap to. Pero napakahusay nito. Pero ito napakadali na kasi taga Bulacan nga, diba? Kahawig to sa Bulacan. Pilido niya. Taga Bulacan. Anong pa ba? Magaling na artista. Shota ng ano. Ikaw. Ay, ito. Ang yung actress ito, dinededman niya ang kanyang ano. Father. Ay, ang kanyang tatay. Tatay niya. At sa huli, ayoko na magbigay, no? Ayoko na magbigay ng clue, no? Ay, taray mo basta. Naman. Basta. Tingin si Tina. Ako na ito. Tanggapin niyo ako. Mataray ako. Ay. Diba? Maganda ba ako? Ganun yun, diba? Diba? Akala ninyo, may kasama na naman dito na ano, ha? Na isang actress na... She's no time today. Wala kayo. Especially now, diba? Hindi siya. All she needs is prayers. Diba? Ayan po, mga kachika. Siguradong busog na naman po kayo sa ating biyahe. Kaya naman, Romel. Tara na! Sakay na! Now na! At nako, eto na. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ayan. Sino-sino? Of course, maraming salamat mula sa puso namin tatlo. Kina Boise Caragay. Marijo Formacion Espiritu. Tita Jolie Paras. Jojo and Leslie Grace Advincula and Mama Noemi. Salamat po talaga. Tito Abel and Tita Nene Ulanday. Freely and Laramie Abrigo. Edi Letada, huwag kayong ano-ano dyan. And Dribble and Mama Lota, salamat po sa inyo. Shawnee Sebastian. Dan Clavicillas. James Vincent Navarrete and Mama Dang na mahal natin. Dere
correct, Franny Zamora. Congratulations. John Anjeng Bautista Silverio. Totoo ka. Mama Ana Liaguno and Teacher NL. Randy Balaguer and Mark Valencia. And syempre, mahigpit na yakap ng pagmamahal kay Mama Lydia. Salamat po sa inyo. At ang ating ninang syempre, si Tita Flory Estrada. Ninang Flory Estrada. At isa pang ninang. Ninang Letlet Cocabo. Ang reyna at ang rampadora ng Sydney, of Australia. Of course, Catherine Amos, Tito Jerry and Kenzo Bongbong at ang hindi malilimutang ninang. Sopro ninang and the generals, Dunya Lili Chua. Ninang. Ayan. Naku, maraming maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal. Kanino ang blind item? Eto na nga ang ating blind item for today's video. Ang bibida rito ay isang babaeng controversial na laging nasasangkot sa mga hindi magagandang balita. Diba? Female personality. Maganda naman siya, no? Maganda naman siya. In fairness. Mm-hmm. At nung unang sabak nito sa sa television at sa showbiz industry, talagang kinagiliwan ang aura nito. Pero sa kabila nun, nag-asawa ito agad. Diba? Hindi man lang umiinit ang karir ito ng solo Nag-asawa tag agad, eto na. Sa pag-asawa niya, hindi maganda. Hindi siya masyadong tanggap ng pamilya. Ay, naku. Ang pamilya pa naman ang napangasawa niya, mga yayamanin. Napakaganda ng apelyido. Grabe. Sobra, kilalang ano daw ang dahilan? Kasi ito, si girl, may sariling mundo. Dapat pala kasama natin dyan dito sa biyahe. Nakalimutan natin. Alam mo kung bakit may sariling mundo? Kasi hindi niya alintana ang galit ng kanyang mga in-law. Bakit kahan mo? May dahilan naman siguro, kaya inayawan siya. Yun na nga, kasi nga, ito si babae, may sarili ngang ano dito, pag may gusto siya, ginagawa niya, hindi niya inaano yung kapakanan ng kanyang apelido. Alam mo yun? Basta pag gusto niya, halimbawa, ito na, nangyari, nagpa-party. Nang walang okasyon. Parang party-party lang. Ano mang naganap? Get together, syempre, pag nomo-nomo yun, di ba? Ito na, may mga nangyari doon na hindi inaasang bagay. May nagsuntukan. May nagmamaman. Talagang ginawang parang ano yung bahay nila na hindi na mga ginagawa. Ayaw na ayaw ng mga in-laws niya yon. Siyempre, kasi nga ang apelido, iniingatan, di ba? At saka mga discreet ito. Parang ginawang club ang bahay. Ganun, hindi nagpapigil. Hindi nagpapigil. Ay, kaya pala sa isang okasyon na pampamilya, hindi siya invited. Hindi siya na ginoy. Kasi baka ganun ang gawin niya, masirang okasyon. At siguro hindi siya talaga pinapunta. Malamang ayaw talaga sa kanya. Alam mo yung pangalan nitong female personality? Gustong gusto ko yan yung tinapay na yan. Baboy, pwedeng munggo. At may bago ngayon yung OB, di ba? Merong ganon. Napaka-sophisticated. At ang apelido niya, one of those din. Colloquial, di ba? Pangalan pa nga ng anak ng isang mag-asawang artista. Sosyal. Di ba? Sino at saka yung kanyang apelido, yung apelido may hawak na, sugod na kayo! Sugod na tayo! At pwede rin, under desire. Pwede rin under desire. Ay, sugod na mga kapatid! Kambal ni... Sumobro. Ibinigay mo na talaga. Di ba rin, andyan naman si Direk. Biblik niya yung... Ayan po, naku, Tito Manny Garcia. Naku, spoon feeding na itong episode na ito. Bigay na. Ganyan po namin kayo kamahal. Kaya naman, Romel, thank you so much. Salamat, Nanay at Benda. At sa inyo pong lahat. Kaya naman, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share. At pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs. Congrats! Naman, salamat. $9 million man. May naiinggit? Ikaw na, mapaggawa ka ng chika. Napagawa ka ng chika, hindi naiinggit, humahanga, natutuwa. Dahil matataas ang views niya. At syempre, Direct Beverly Verhel, maraming salamat sa mga komento mo tungkol sa SNN. Ang magandang camera works, ang ganda-ganda ng lighting, background, lahat daw nagtatrabaho. Direct Beverly, mahal na mahal ka namin at mag-ingat ka dyan sa Toronto, Canada. Salamat sa iyo at
Siyempre, wala kayong dapat gabihin, kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. Ah! At ang aming hiniling sa inyo na, please, don't skip! At ang aming short, ito yung Showbiz Now na official, supportan yung aming TikTok. Ayun naman pala, di ba? Ang galing-galing mo ngayon, napakakinis nitong ating episode na to. No? Bagong limpia. Bagong linis. Linis. Oh, alam mo naman, pagka-Espanyola yan. Diba? Ayan po, naku mga kachika, sigurado po, nabusog na naman namin ang inyong mga kamalayan. Salamat po sa pagpa-participate sa ating mga blind items dito. Kung ano man po ang maaari namin ibigay sa inyo para makalimot kayo sa kalungkutan at problema, call na call po kami dyan. Dito lamang po sa inyong programa, ating programa, at ito po ang Showbiz Now! Now! Tumatila, beke, the sign!